Right, so good morning mga kaidlas. So wala muna po tayo ngayong mga ano, catch and cook. Kasi may iba tayong tatalakayin ngayon. As you can see, mayroon tayong nakahang ngayon na manok kasi gagamutin natin ito. May ano siya, may tibak o bambol po. So napansin ko ngayon ng mga nakarang araw na iika-ika na siyang naglakad. So ang gagawin natin ngayon, gagamutin natin itong tibak niya sa kanyang paa. So ito pala yung mga gagamitin nating mga materialis, electrical tip, ito bandage, rugby, at saka itong betadine. So sisimulan na natin. Ano na, lilinisan muna natin to. Kasi ang aim natin, matanggal natin itong namuo to. Tanggalin natin. Tapos ang una natin gagawin, lagyan natin ng betadine. Ay, lamok. Bitaday na siya para mawala yung bakterya na namuo sa kanyang paa. Tapos pangalawa, lagyan na natin ng rugby. Yan, rugby. Ano lang, mga kayo lang mag-estimate kung gaano kadami rugby lagay niyo. Tapos natin lagyan ng rugby, ito na yung nilagay natin, yung bandage na natin. Ganitong sukat. Ayan, lagay dyan. Siguraduhin nyo lang ano, matakpan yung tibak ng kanyang paa. Tapos lagyan ulit na rugby. Pinitin nyo lang. Ang aim natin na para hindi makapasok yung hangin dito sa paa nyo. Kita ba jacket? Ayan.
after nito, babalutin na naman natin ulit nito. Bandage. Sa pagbalot ninyo, huwag nyong masyadong mahigpit. Yung saktong-sakto lang. Ang gusto lang natin na hindi makapasok yung hangin sa ito, sa paa niya, ito sa may infected area. Yan. Tapos lagyan ulit ng rugby. Estimit nyo lang kung gaano kadami, ha. Mabisa to, mga 5 to 7 days. Wala na tong tibak na to sa kanyang paa. Yung panghuli, electrical tip, kahit anong klaseng electrical tip, gaya din ng una, huwag masyadong mahigpit, katamtaman lang. Makalakad lang siya ng sakto. Ayan. Kailangan pukunin lang natin. Kailangan natin kung ano. Nakalakad ba siya ng maayos? Ayan, bigyan mo. Ayos na yung paglakad mo. Kinakasakit.
Kit. Maraming salamat sa